Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Bibilo Duronio. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang pwedeng gamot na ibigay sa inahing baboy kapag nalalabas ng nana na merong amoy? Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy na mayroon pong mga secretion o mga nana na lumalabas po sa kanyang mga puwerta na mayroon pong amoy. So ano ba ang dapat ating ibigay sa mga inahing baboy na ganyan? Sa akin pong pag-aalaga ng mga inahing baboy po mga kaibigan, minsan po kapag sila po ay matapos sa pong mga anak or 3 to 5 days after mga anak, mayroon talaga pong mga nana na lumalabas po doon po sa kanilang puwerta. Lalo na kapag tayo po ay nag-inject ng ruby pin strip pagkatapos po sila po ay nanganak. Yung mga nana na po yung mga kaibigan, yan po ay mga tira-tirang secretion doon po sa loob ng kanilang matres habang sila po ay nanganak. Kasi po, kapag lumalabas na po yung mga biik, lumalabas na po yung mga inunan, mayroon talagang mga sugat-sugat doon sa loob ng kanilang mga matres o doon po sa kanilang uterus, kaya nagkaroon po yung nana. At saka yung mga nana na yan ay lumalabas po yan doon sa puwerta nating mga inahing baboy isang araw or 3 to 5 days after po na sila yung mga anak. And then, mayroon din pong mga inahing baboy na habang nabubuntis po mga kaibigan, naglalabas din po ng mga nana. So, depende po yan yung mga nana na nilalabas nila. Mayroon po mga normal lang po ng mga secretion, yung wala pong mga amoy, at saka yung iba po mayroon pong mga amoy po mga kaibigan. And then yung mga dumulaga po natin, yung hindi pa natin napabulugan, habang sila po hindi pa nakarating doon po sa age of maturity na 7 to 8 months, minsan din mayroon din pong mga secretion, yung mga dumulagang ganyan. So ngayon, yung secretion kasi depende yan kung may infection o wala. Kapag yung secretion po nila ay ano lang, yung clear white lang, and then sila po ay nasa age of maturity na, minsan kasi yung mga clear secretion na yan ay yan po yung tinatawag na yan po yung mga sinyalis na nag-hit po yung mga inahing baboy o naglalandi po sila kapag clear po yung secretion na lumalabas. Ngayon, kapag yung lumalabas naman po ay mga nana at saka mayroon pong amoy na kasama yung mga nana na ganyan, yan po ay indication na mayroon po infection yung ating mga inahing baboy kapag nana po yung lumalabas at saka mayroon po siyang amoy na kasama. So ngayon, kapag ganyan po yung ating nakikita sa ating mga inahing baboy na lumalabas po sa kanilang puwerta na mayroon talagang amoy yung mga nana na lumalabas doon, ang ating pong gagawin dyan, kapag hindi po buntis yung ating inahing baboy, ay turukan po natin ng antibiotic. Kasi yung amoy po ng nana na kasama po na lumalabas sa puwerta ng ating inahing baboy ay indication po yan na mayroon po siyang infection sa loob ng kanyang tiyan o sa loob ng kanyang matres. Kaya, ang atin pong gawin dyan ay turukan po natin ng ruby pin strip. Isang vial po mga kaibigan, uubusin po natin yung isang mixture na vial doon po sa ating mga inahing baboy na mayroong mga secretions na mabaho sa kanilang, galing po sa kanilang puwerta. Kapag hindi po buntis yung ating mga inahing baboy o mga dumalagang baboy pa lang. Ngayon, kapag buntis po yung mga inahing baboy mga kaibigan at saka meron po tayong napansin na lumalabas po sa kanilang puwerta ng mga nana at saka merong baho na nana, dapat po natiyakin nating buntis yung ating inahing baboy o hindi. Kasi po, mayroon po nga pangyayari na mayroong lumalabas sa secretion mula sa puwerta ng ating inahing baboy habang sila ay nagbubuntis at yung mga nana na yan ay mayroon pong amoy. Kasi minsan, yung mga extra seminal fluid na nag-accumulate doon sa loob ng matres ng ating inahing baboy, sila po ay dahan-dahan pong mababack flow habang yung mga biik po ay lumalaki na po doon sa loob ng tiyan o doon po sa loob ng matres. Kaya atin pong mapansin na mayroon mga secretion na lumalabas doon sa kanilang puwerta at saka mayroon pong kasamang amoy. Po depende po sa amoy yan. Kapag may infection talaga, yung kulay ng nana ay para siyang kulay greenish or yung pagkaputi niya ay hindi siya normal na pagkaputi, may pagka-green. At saka yung baho niya ay masangsang talaga. For infection po yan. Pero kapag mga extra seminal fluid lang yung lumalabas, parang nana na po yan, pero yung kanyang amoy ay hindi po ganoon katapang kumpara po doon po sa mga inahing baboy na mayroon infection. So ngayon, kapag buntis po yung inahing baboy at saka mayroon po siyang infection, antayin po natin kung ano po bang mangyayari sa kanyang pagbubuntis. Siya ba'y makukunan o siya ba'y tuloy-tuloy yung kanyang pagkabuntis. Kasi po, pag tinurukan po natin yan ng antibiotic at saka buntis po yung inahing baboy,
Ang mangyayari kasi po niyan ay yung kanyang biik po ay maapektuhan. Lalo na kapag dito pa lang tayo sa unang buwan o unang dalawang buwan ng kanyang pagbubuntis. So, masisira po yung kanyang mga biik, and then maapektuhan po lang yung mga biik dun po sa antibiotic at yung itinuturok sa kanila, baka may chance po na mamatay o malusaw yung kanyang mga biik. So, ang atin na pong isuggest sa mga buntis, sa mga inahing baboy na mayroon pong mga nana at saka mga secretion sa medyo mabaho, yung mga inahing baboy niyo po mga kaibigan, painumin niyo po ng maraming tubig. Yan lang pong solusyon dyan para po ma-flush out yung mga infection kung mayroon man dun po sa loob ng kanyang tiyan. And then kapag hindi po sila buntis, yan po, turukan nyo po ng ruby pinstrip, isang mixture ng vial po dun po sa mga inahing baboy na mayroon po mga nana na lumalabas sa kanilang puwerta na may kasamang amoy po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon at sana na po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung anong pwedeng gawin sa mga inahing baboy na mayroong lumalabas sa secretion na mabaho po sa kanilang puwerta po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.